Nagsimula ang pelikula sa San Francisco noong 1981 kung saan ang bidang si Chris Gardner ay ikinabubuhay ang pagbebenta ng isang medical device na tinatawag na bone scanner. Hinahatid niya muna ang anak niyang si Christopher sa daycare bago niya isa-isahin ang mga ospital na pwede niyang pagbentahan ng aparato niya. Sinalaysay ni Chris na kailangan niyang makabenta ng 2 aparato kada buwan para makaraos. Ngunit halos lahat ng ospital ay nagsasabing mahal ang aparato at hindi na kailangan. Dahil kailangan niyang makabenta, nakiusap siya sa asawang si Linda na sunduin ang anak sa daycare kahit pa naka-duty ito. Nung gabi ding iyon, matapos kumain ni Chris, napansin niya ang Rubik's Cube ng anak na sa mga oras na iyon ay isang bagong laruan. Tinanong siya ng asawa kung nagbayad na ba siya ng buwis. Sinabi ni Chris na kailangan nilang mag-file ng extension na lalong nagpa-stress sa asawa bago bumalik ng trabaho. Pagkaalis ni Linda, sinubukang buuin ni Chris ang Rubik's Cube at nabuo niya ang mga kulay nito nang walang kahirap-hirap. Kinabukasan habang naglalakad sa kalye, may nakita siyang lalaki na bumaba sa kotseng Ferrari. Na-curious si Chris at tinanong kung ano ang trabaho nito. Sinabi ng lalaki na isa siyang stockbroker. Sumagot si Chris na kailangang college graduate para magawa ito. Di sumang-ayon ang lalaki at nagsabing kailangan lang ay magaling ka sa numero at marunong makisama sa tao. Pagkatapos ng maikling interaction, minasdan niya ang mga taong masayang naglalakad sa paligid at tinatanong ang sarili kung bakit hindi siya katulad nila. Kinaumagahan, nagpaalam siya kay Linda na alas 6 pa siya ng gabi makakauwi dahil mag-a-apply siya bilang stockbroker na sa tingin ng asawa ay kalokohan lang. Di nagustuhan ni Chris ang pagdududa ng asawa sa kakayahan niya. Nagtalo sila sa renta sa bahay na magtatatlong buwan nang hindi pa nababayaran. Pagkatapos ay nag-apply si Chris sa isang brokerage firm. Papasok siya ng gusali, iniwan niya muna ang binebentang aparato sa isang street performer na sa tingin niya ay isang malaking pagkakamali. Di siya nagkamali ng hinala, dahil nakita niya sa glass window na itinakbo ng babae ang aparatong pinatabi niya. Di pa tapos ang interview, agad niyang hinabol ang babae ngunit nakatakas ito sakay ng tren. Sumunod na araw, pinangako ni Chris sa asawa na maibebenta niya ang aparato. Tapos ay hinatid muna niya ang anak sa daycare kung saan sinabi ng ama na ang salitang happiness ay walang letrang Y tulad ng nakasulat sa pader ng daycare. Pagkatapos ay tumuloy na si Chris sa Dean Witters dala ang pinilapang aplikasyon, pinasa niya ito kay Jay Twizzle na resource head ng kumpanya. Gayunpaman, nagmamadali si Jay at sinabing tatawagan na lang siya. Paglabas niya ng gusali, nakita ni Chris ang nagtakas ng aparato niya kasama ang kasabwat nito. Galit na tinugis niya ang mga pasaway, sinalaysay niya na ginugol niya ang buong buhay para sa puhunan sa pagbebenta ng aparato. Ang halaga nito ay kasing halaga ng isang buwang pagkain nilang pamilya. Inabutan niya ang mga salarin at nabawi niya ang bone scanner. Kinahapunan, dismayado ang asawa niya dahil imbis na makabenta, nadagdagan pa ng isa ang aparato. Matapos ibigay ang regalong basketball sa anak, kinausap ni Chris ang asawa kung bakit di niya naibenta ang dalang aparato. Ayaw marinig ni Linda ang paliwanag niya at sinabing lagi na lang siyang nagdadahilan imbis na kumita ng pera. Ipinaramdam ni Linda kay Chris na wala siyang silbi bilang asawa. Sumunod na eksena, nilapitan ni Chris si Jay na papasakay na sa taxi. Ipinaalala ni Chris ang pinasa niyang application form 1 buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Jay na may lakad siya, sinamantala ni Chris ang pagkakataon at sinabing parehas sila ng pupuntahan. Dahil dito sumakay sila sa iisang taxi. Sa loob ng taxi, abala si Jay sa pagsosolve ng Rubik's Cube habang si Chris naman ay kinikwento ang kakayahan niya at mga nagawa niya. Napansin ni Chris na di mabuo ni Jay ang Rubik's kaya't sinabi niyang siya ang magsosolve nito. Bago bumaba si Jay na buo ni Chris ang Rubik's kaya't bumilib ito sa kanya. Gayunpaman, nakalimutan nitong magbayad, kaya't si Chris ang magbabayad ng pamasahe nila. Dahil $5 na lang ang pera sa petoka, naisipan niyang mag 1-2-3, pagdating sa stoplight, tinakasan niya ang taxi driver ngunit hinabol siya nito. Inabutan niya ang tren na papasarado na ang pinto, naipit ang aparato niya kaya't wala siyang nagawa kung hindi bitawan ito. Noong araw na iyon, tinawagan niya ang asawa para mag-sorry dahil di siya nakauwi sa tamang oras. Galit na galit si Linda dahil di siya nakapasok sa trabaho. Nagdesisyon na rin ito na layasan siya kasama ang anak nilang si Christopher. Pagdating sa bahay, di niya na inabutan ang mag-ina. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Chris kay Jay. Sinabi nito na isulat ang number ng secretary niya para makapag-usap sila kinabukasan tungkol sa job application niya. Kinaumagahan,
hinarap ni Chris si Linda na kahahatid lang ang anak sa daycare. Sinabi ng asawa na hindi na siya masaya kaya't hinayaan siya ni Chris na makipaghiwalay pero di niya pwedeng kuhanin si Christopher. Kinahapunan, sinundo ni Chris ang anak sa daycare. Habang nagdi-dinner ang mag-ama, kumatok ang may-ari ng bahay at pinapalayas na sila, may darating daw na magpipintura ng bahay. Nakiusap si Chris na siya na lang ang magpipintura at bigyan pa siya ng palugit. Binigyan ng may-ari si Chris ng 10 araw para makapagbayad. Sumunod na araw, habang nagpipintura, may dumating na mga pulis at inaresto siya dahil sa di pagbabayad ng parking ticket. Nagbayad siya ngunit 9:30 ng umaga pa daw siya makakalabas ng kulungan matapos ma-verify ang bayad. Wala siyang choice kung hindi tawagan si Linda para samahan ang anak nila habang nasa kulungan siya. Kinabukasan, tumakbo si Chris papunta sa Dean Witter para sa isang interview. Di niya nagawang magpalit ng damit dahil kapos na siya sa oras. Tinawag na ang pangalan niya para sa panel interview. Halatang dismayado ang panel sa itsura niya. Nagpakatotoo siya na galing siya sa kulungan dahil di niya nabayaran ang parking ticket. Bago pa man makulong, sinabi niyang nagpipintura siya ng inuupahang apartment. Sa kabila ng suot niyang damit, napahanga at napatawa niya ang mga boss kaya't pumasa siya sa interview. Binati siya ni Jay ngunit sinabi ni Chris na pag-iisipan niya kung tutuloy, dahil di niya alam na kailangan muna niyang mag-intern sa kumpanya ng ilang buwan nang walang sahod. Pero hinimok pa rin siya ni Jay na ituloy ang internship. Matapos ng interview, umuwi na si Chris at hinintay ang mag-ina. 10 oras na ng gabi dumating ang mag-ina. Habang tulog ang anak nila, sinabi ni Linda na lilipat siya ng New York para magtrabaho bilang waitress. Pumayag si Chris kung iiwan niya ang anak. Alam ni Linda na maalagaan ni Chris ng mabuti ang anak. Malungkot at maluhaluha itong iniwan ang mag-ama niya. Kinabukasan, lumipat ang mag-ama ng uupahan sa tulong ng isang kaibigan. Dahil Sabado, naisipan ng mag-ama na mag-basketball sa kalapit na court. Habang nagba-basketball, sinabi ng anak na pangarap niyang maging pro. Gayunpaman, sinabi ng ama na baka wala siyang aasahan at tigilan ang nais. Napansin ni Chris ang attitude ng anak na binitawan ang bola tapos ay tinago ito. Bumawi ang ama sa desmayadong anak sa pagsasabing, "Huwag mong hayaang sabihin sa iyo ng ibang tao na hindi mo kayang gawin ang gusto mo, kahit pa ako ang magsabi nito." Sinabi pa nito na protektahan ang pangarap. Kung may pangarap ka, abutin mo ito. Matapos ay dumiretso sila sa ospital para magbenta ng aparato. Swerteng nakabenta siya. Ibig sabihin ay mairaraos nila ang isang buwang pangangailangan. Sumunod na araw, itinuloy ni Chris ang internship para matutunan niya ang kalakalan. Habang nasa lunch break, napansin ni Chris ang aparato bit-bit ng isang matanda, hinabol niya ang matanda ngunit bigo dahil nabundol siya ng taxi. Nawala ang isang sapatos niya at naglakad siya ng iika-ika pabalik ng training. Sumunod na araw, nagsimula ng magtawag ang mga intern ng mga kliyenteng prospect na pwedeng mamuhunan sa mga kumpanyang hawak nila. Ginawa pa siyang utusan ng trainer para sa personal na pangangailangan. Sumunod na eksena, walang makuhang kliyente si Chris sa mga listahan ng pangalan na binigay sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang CEO ng isang kumpanya, sinuwerte naman siyang pumayag ang CEO na si Mr. Ribbon na makipagkita sa kanya sa loob ng 20 minuto. Habang nagmamadali siyang lumabas ng gusali, sinalubong siya ng pasaway na trainer at inutusan siyang ilipat ng parking ang sasakyan nito. Dahil dito, hindi niya naabutan ang CEO sa office nito. Nung gabing iyon habang kumakain, sinabi ni Chris sa anak na samahan siyang magbenta ng aparato kinabukasan. Kinumbinsin niya ang anak sa pagsasabing posible silang makapanood ng football game pagkatapos. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang bahay ng CEO para mag-sorry dahil hindi siya nakarating sa tamang oras ng meeting nila. Nagpasalamat pa rin siya sa oportunidad kahit di ito natuloy. Paalis na ang CEO at anak nito papunta sa football game, binanggit ni Chris na manonood din silang mag-ama, sa upper deck nga lang. Nag-offer ang CEO na samahan silang mag-ama sa VIP section. Di nagatubili si Chris at sumakay sila sa kotse nito. Habang nanonood ng laro, sinabi ng CEO na magaan ang loob niya kay Chris pero walang tsansa na ilipat niya ang investment sa Dean Witter. Ang magandang dulot nito kay Chris ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang mga negosyanteng kaibigan ng CEO. Nairaos nilang mag-ama ang 4 na buwan dahil nabente niya ang natitira pang aparato. Hanggang isang araw, kinuha ng BIR sa bangko ang natitira niyang pera na nakadeposit pambayad sa tax na di niya pa nabayaran. $21.33 na lang ang natitira niyang pera sa bangko.
Dahil dito walang-wala na siya. Siningil niya ang kaibigan na may utang na $14 pero sinabi nito na bayad na ito nung oras na lumipat sila sa motel gamit ang kotse ng kaibigan. Sa sobrang kakapusan, pinilit niya ang kaibigan na bayaran siya, sinaraduhan lang siya nito ng pinto. Noong araw ding yun, nakita niya ang nakapulot ng aparato niya. Sa wakas ay nabawi niya ito kaya't agad siyang nagpunta sa ospital para ibenta, ngunit nalaman niyang sira na pala ito. Interesado pa rin ang doktor na bilhin ito kung maayos. Kinagabihan, pag-uwi nilang mag-ama, nakita nilang nasa labas ng pinto ng motel ang mga gamit nila at iba na ang lock ng pinto. Kahit sobrang pagod na sila, naghanap sila ng matutulugan. Napadpad sila sa isang istasyon ng tren kung saan sinabi ni Christopher na hindi naman time machine ang aparatong dala nila, sinabi ng ama na time machine ito. Matapos nilang pindutin ang power button, umarte si Chris na kunwari ay bumalik sila sa oras ng mga dinosaurs, sinakiyan ng anak ang imahinasyon ng ama kaya't napadpad sila sa CR. Doon nila ginugol ang magdamag, nakatulog si Christopher habang si Chris naman ay awang-awa sa nangyayari sa kanilang mag-ama. Sumunod na eksena, nagpunta ang mag-ama sa homeless shelter. Muntik na silang di umabot sa cut-off dahil may isang lalaki ang sumingit sa pila. Buti na lang ay may nakakita dito kaya't nakapasok ang mag-ama na nasa likod nito. Sa loob ng tinuluyang pasilidad, inayos ni Chris ang aparato habang natutulog ang anak. Sinalaysay ni Chris na natutunan niya ring matapos sa tamang oras ang pakikipag-usap niya sa mga kliyente niya dahil kailangan nilang makapila ng maaga sa shelter. Dumalo muna sila ng misa sa loob ng pasilidad na may libreng pakain, sinimula ni Chris na mag-review para sa gaganaping pagsusulit kinabukasan. Sumunod na araw, madaling natapos ni Chris ang exam ng walang aberya. Gayunpaman, inabutan silang mag-ama ng cut-off sa tutuluyang pasilidad. Napilitang matulog ng mag-ama sa loob ng tren. Para magkaroon ng pera, binente ni Chris ang dugo niya, ginamit niya ang pera pambili ng pyesa para magawa ang nasirang aparato tapos ay nagmadali silang pumunta sa libreng tulugan. Habang nakahiga si Christopher, tinanong niya ang ama na iniwan ba sila ng ina niya dahil sa kanya. Sinabi ng ama na umalis ang ina dahil sa personal na dahilan at wala siyang kinalaman dito. Sinabi ng anak na mabuti siyang ama. Matapos ay tinuloy ni Chris ang pag-aayos ng aparato na gumana naman. Sumunod na araw, binalikan niya ang doktor na bibili nito kaya't kumita siya ng pera para ma-rouse ang mga araw pa na wala siyang sahod. Pumasyal ang mag-ama sa tabing dagat upang talikuran muna ang malupit na buhay sa syudad. Sumunod na eksena, huling araw niya bilang intern, sa loob ng CR binati ni JC Chris dahil nakapagpasok siya ng 31 kliyente sa kumpanya. Habang nagtatawag siya ng kliyente, pinatawag siya ni Mr. Frome para sabihin sa kanya na bukas ang una niyang araw bilang full-time at regular na stockbroker. Mangiyak-ngiyak siya sa narinig na magandang balita. Binati siya ng iba pang boss. Lumabas si Chris ng gusali at naglakad kasabay ang mga taong masayang naglalakad na minsan ay pinangarap niyang isang araw ay kasama na siya sa mga taong sapat ang kinikita para sa pamilya. Dumiretso agad siya sa pinapasukang daycare ng anak para mayakap ito ng mahigpit at ipadama dito na magiging maayos na ang pamumuhay nila. Matapos niyang simulan ang karera sa Dean Witter, nakapagtayo siya ng sarili niyang kumpanyang Gardner Rich noong 1987.